Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Nagpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka,
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Nang Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad,
Kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanduran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki nino man ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilit ang ipapasan sa iyo nang manlulupig ang kanyang dala, ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo.
Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! Pasalamatan, purihin natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na morning clap para sa Kanya. Sabi niyo po muli sa katabi ninyo, mabuti kang tao. Di ba? Ang aga-aga man loko, ano? Father, ang aga. Alam niyo po, sabi ng teacher ko noong ako'y nag-aaral pa, makapangyarihan ang isipan. The power of mind. Makapangyarihan daw ang isipan. Kailangan mo lang paniwalaan, kailangan mo lang tulungan. Kaya ngayong umaga, simulan natin ang araw na ito sa isang magandang pag-iisip. Sabihin natin ng malakas, magiging mabuti ako. Parang nagdadalawang isip po kayo, paano mangyayari yan? Kung parang kayo mismo ang unang nagdududa. Sabihin natin ang mas malakas, magiging mabuti ako. Paniwalaan, tulungan mo lang ang sarili mo, mangyayari yan. Huwag lang kasi laging yayaman ako, gaganda ako, sisikat ako. Huwag laging yan ang iniisip mo. Huwag laging yan ang pinaplano mo. Huwag puro paano makakaganti, paano mauuna, paano makakalamang, paano mananalo ang binabalak mo. Ang aga-aga yan kagad ang iniisip mo. Ang aga-aga yan ang lagi mong pinaplano. Huwag laging yan. Pwede naman, huwag lang lagi. Baka nakakalimutan lang natin. Pwede pa rin namang magpakabuti. Pwede pa rin tayong maghangad na maging mabuti. Kaya mga kapatid, pinapaalala muli sa atin ng unang pagbasa natin ang gandang pambungad ng binasa kanina. Ipinapaalala sa atin ang pinasabi ng Diyos kay Moises sa kanyang bayang Israel. Pakabanal kayo. Maging banal kayo. Magpakabuti kayo. Diyos ko, yan dapat ang inyong laging pinapaalala sa mga anak ninyo. Huwag laging anak, galingan mo ha, magpayaman ka ng husto, magpasikat ka ng husto. Sigurado ako yan ang isa sa mga laging bukang bibig ng isang mabuting magulang. Anak, magpapakabuti ka. Ito ang bilin ng Diyos. Ito lang ang kailangan kasama ng isang matibay na pananalig sa Diyos. Huwag nating sukuan, kundi lagi nating labanan ang anumang uri ng tukso ng kasamaan. Yan ang sabi ng unang pagbasa.
Huwag mong bibigyan ng lugar sa puso mo ang galit. Huwag mong bibigyan ng lugar sa isip mo ang paghihiganti. Ang taong nabubuhay sa galit, isang malaking no sa langit. At napakagandang paalala rin po, minsan pag tayo nagagalit, anong nararamdaman ninyo? Anong napapansin po ninyo? Pati ang katawan natin apektado. Kaya nga pinapaalala ng ikalawang pagbasa, igalang mo yung katawan mo. Huwag kang nag-iipon ng galit dito, ng paghihiganti dito. Kawawa ang katawan mo. Ang sabi ng ikalawang pagbasa, ang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya yung iba nanginginig pa sa galit, di ba? May ganyan tayong termino. Sumisikit ang dibdib ko. Sumasakit ang ulo ko. Nanginginig ako sa galit. Huwag nating kalimutan. Hindi natin dapat gamitin sa masama ang anumang bahagi ng ating katawan. Ganito yan. Huwag kang tumingin ng nang-iinsulto at nang hahamak. Huwag kang makinig at maniwala sa sabi-sabi lang at masamang sulsul ng iba. Huwag kang magsasalita at huwag kang magkakalat ng maling balita. Huwag kang madamot abutin ang iba para tumulong ka o para tulungan kanila. At huwag mong tambayan ang isang kasalanan. Lumakad ka lagi ng mabuti sa tamang daan. Pabanalin mo ang iyong katawan. Mga kapatid, ang pagpapakabuti, hindi lang sa puso at isip, dapat nakikita, dapat ginagawa yan ng ating katawan. Alam nyo, minsan sa totoo lang, wala na atang dating sa'yo kapag sinasabihan kang piliin mong maging mabuti kesa gumanti at maghiganti. Ito maganda, ano pa ang dating sa'yo? Pag naririnig mo, pag sinasabi sa'yo, kapatid, piliin mo lang maging mabuti. May dating pa ba sa'yo? Pinaniniwalaan mo pa ba? Pinapakinggan mo pa ba? Baka nga isa ka na sa mga hindi naniniwala na mas tama pa rin na magpasensya, na mas tama pa rin na magparaya na lang. Baka hindi ka na naniniwala doon dahil mas umaasenso daw at dahil mas mabilis makalamang ang mga taong palaban. Alam niyo po mga kapatid, may dalawang eksena ng dalawang magkapatid ang nakita ko sa social media na gusto kong gamitin natin din sa pagninilay sa linggong ito. Unang eksena ay yung isang kambal na magkapatid na lalaki. Alam nyo, ang eksena, umiiyak sila pareho habang nag-aaway sila. Kasi pag batok nung isa, batok din yung isa. O, di ba? Ganyan tayo nung bata tayo. Pag suntok nung isa, suntok din yung isa. Pag sipa nung isa, sipa rin yung isa. Paulit-ulit sila habang umiiyak sila pareho. Walang gustong tumigil sa pananakit. Ah, ganyan kuminsan tayo nung bata, no? Kung naalala ho ninyo, pag binatukan ka, babatukan mo rin, hindi alam kung sinong titigil. Yan yung una. Ito yung pangalawang magkapatid na nakakaantig ng damdamin. Ito yung magkapatid na nadaganan ng gumuhong gusali dun sa Turkey. Viral ngayon ang picture ng magkapatid na ito. Yung babaeng nakatatanda at yung kapatid niyang lalaki. Makikita ninyo ho na nakadagan sa kamay ng babaeng bata ang malaking bato kung saan tinatakpan niya, pinoprotektahan ng kanyang braso kahit masakit na
ang nakababata niyang kapatid para maligtas siya. Mga anak tayo ng Diyos, kapatid natin ng Poong Nazareno, magkakapatid tayo. Ito ang buod ng mga aral at utos ni Kristo ngayong linggo. Gaano mang maging masama at piliin ng iba na gumawa ng masama, please, huwag ka nang gumaya, huwag ka nang magpalalapa. Ang mali, patulan mo ng mali, mas mali ka. Ang masama, patulan mo ng masama, mas masama ka. Hindi mo man kayang tawaging kapatid o kaibigan ang ibang tao, piliin mo pa rin maging Kristiyano. Hindi man madali ang magpakabuti, magpakabanal, posible pa rin naman kung sasamahan natin ng mabuting asal ang pagdarasal. Uulitin ko po, ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, isa na namang mabigat na hamon at mahirap na utos ang babaunin natin ngayong linggo. Mahalin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig sa atin. Gawa natin ng mabuti ang nangwawalang yas sa atin. Mahirap at mabigat, pero isang bagong daan at paraan patungong kaligtasan. Magkakapatid tayo, mga anak tayo ng Diyos na banal. Umayos-ayos tayo. Huwag kang papatol dahil laging may Diyos na hahatol. Kung gusto mong gumanti, lagi mo pa rin piliin at itry na gumawa ng mabuti at mabuhay pa rin sa mabuti. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tulungan niya tayong isabuhay ang salita ni Kristo upang ang kanyang pag-ibig ay tunay na maging ganap sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gabayan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko tungo sa pag-ibig at paglilingkod ng walang kapalit. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, gawin mong tapat na daluyan ng iyong pag-ibig lahat ng mga lingkod bayan. Kami dumadalangin. Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Mapagmahal na Ama, nawa silang mga kasalukuyang dumaranas
ng matinding pagdurusa ngayon ay makaranas ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kami dumadalangin, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itinataas namin ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Kami dumadalangin, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amang mapagmahal, yakapin mo sa iyong ganap na pag-ibig ang mga yumao naming mahal sa buhay. Kami dumadalangin, Ama, gawin mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga dasal ang mga biktima ng matinding lindol sa Turkey at Syria, lalo na ang mga nawalan ng bahay, mahal sa buhay, at ang mga nawawala pa rin hanggang ngayon. Ipagdasal din natin ang mga volunteers at rescuers na tumutulong sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad. At ipagdasal po natin ang mga kapatid nating nawawala na ng pag-asa at pananampalataya sa kanilang buhay. Kami dumadalangin. Ama naming banal, isakatuparan mong ganap ang iyong pag-ibig sa aming bawat pagpapasya at gawain. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namatay sa lindol sa Turkey at Syria at ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol,
San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng ating banal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen.
Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patawarin ang
pag-ibig na tunay. Announcement. Sa darating na Miyerkules, Pebrero 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, Pebrero 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binabasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw sa pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Paalala po sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ay patuloy na nagpapasalamat din po sa inyong pagsisimba at higit sa lahat sa inyong pagbibigay ng tulong sa iba't iba nating programa. Ang inyo pong mga pinansyal, material na tulong ay malaking bagay po para sa pagbibigay natin ng pag-asa rin at pagmamahal sa mga kapatid nating higit ding nangangailangan. Para sa ating mga kadiboto, nakasama pa rin natin online ang mga nasa ibang bansa, sila po ay atin ding ipinagdarasal, pinasasalamatan sa kanilang pakikiisa. Magkakapatid tayong mga deboto ng Poong Nazareno. Pare-pareho tayong magsikap na maging mabuting tao. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.